Hello guys, I'm sure marami ditong gusto mag-practice ng Azure and since naka-input yung credit card natin sa Azure kapag nag-create tayo ng account, I think marami rin yung natatakot na mag-overspend kasi mabibill sila ng Azure once na lumagpas sila sa limit ng free trial. Kaya naisip kong gumawa ng ganitong video para magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba makikita kung gaano kalaki yung na-consume natin dito sa Azure. So, start na tayo. Bali dito sa Azure portal, click nyo lang to. Then, piliin nyo yung cost management plus billing. Dito sa cost management plus billing, makikita nyo kung ano yung subscription name, subscription ID, yung status, kung kailan siya huling na-build. Then, yung due date saka yung current cost. Para makita nyo kung ano nga ba yung nag-trigger bakit nagkaroon kayo ng ganitong current cost sa Azure, kailangan nyo lang siya i-click. So, under ng actual cost, makikita nyo to, yung service name, location, saka resource group name. Dito sa service name, makikita nyo lahat ng resource na kinreate nyo sa Azure. So, sample, meron tayong virtual machines, bandwidth, storage, virtual network, saka container instances. Then, makikita nyo rin kung magkano ba yung na-consume niya. Halimbawa na lang, dito sa virtual machines, meron tayong $15.43. Then, ito naman sa location. Dito nyo makikita kung saan bang location na create yung mga resource. Ayan. Bali, sample, meron tayong Asia. Then, ito naman yung resource group name. Ito yung mga resource group kung saan nandun sa loob yung mga resource na to. Ayan. So, sample naman, gusto nyo magkaroon ng alerting. Let's say for example, malapit ng ma-hit yung target budget nyo. So, dito kayo pupunta sa budgets. Then, dito, kailangan nyo lang i-click to, yung add. Then, ito na siya. Pwede na kayo mag-create ng sarili nyong budget details. So, sample. Ayan, billing. Then, reset period. So, dito siya, magre-reset. Ang mga choices dito is itong billing month, billing quarter, saka billing year. Then, pwede rin yung calendar months. Let's say, for example, gusto nyo monthly. So, ayan siya. Then, itong creation date, ito yung kung kailan siya magti-trigger. So, sample, kinerate natin siya ng November 2020. Then, yung expiration, ito naman yung kung hanggang kailan nung siya applicable. So, ang expiration date dito sa ginawa natin is itong October 31, 2022. So, dito, ilalagay nyo kung magkano yung budget nyo. Let's say, for example, ang budget natin is $10. Bali, guys, ang default nito is dollars, ha? Ayan. So, once na okay na kayo sa mga choices na pinili nyo, click nyo lang yung next. Then, dito, kailangan nyo ilagay kung ilang percent ba siya bago mag-alert. So, sabihin natin 85%. So, once na na-hit nyo to, yung $8.5, automatic, magti-trigger siya ng alert. Then, dito, sa alert recipients, kailangan nyo maglagay ng email address kung saan siya magsisend ng alert. So, ang default kasi nito, once na naglagay ka ng email address, automatic, nag-i-input din siya. Ayan. So, kailangan nyo i-click to, yung recycle bin icon. Ayan. Then, sa language, kailangan nyo lang mamili. So, straightforward naman siya. Then, once na okay na kayo sa mga choices na pinili nyo, click nyo lang yung create. So, ito na siya, binavalidate na niya.
Ayan. So, sabi niya, budget was created. Check natin yung mga options na pinili natin kanina. So, ito guys, yung amount niya is $10. So, ito yung nilagay nating budget kanina. Then, magre-reset siya every month. So, creation date is November 1, 2020. Then, applicable siya until October 31, 2022. So, once na na-reach niya yung 85% ng budget, which is $9, automatic mag-email siya dito kay admin@psa-it.online. Then, yung language niya is English. So, ito lang guys yung tutorial natin kung paano natin mamamonitor yung pag-consume natin ng resource dito sa Azure. I hope may bago kayong natutunan.